give you an idea about Bisikleta Pilipinas, sabihan ko muna kayo ng konting background tungkol sa akin so that you'll understand why I created Bisikleta Pilipinas in the first place. I was once a reporter. Nagsulat ako for the Manila Times and a lot of other local newspapers. By the way, can you hear me clear and loud? Rafi, can you loud ano to? The voice is okay. More volume lang para marinig yung lahat. Yeah. Ah, okay. Ito, sir. Okay, okay there. Okay, yes. Okay. Go ahead. So, I was once a reporter. Nagsulat ako for the Manila Times. And during the height of my writing career, na-assign ako dun sa one of the major assignments I got was the Billion Pork Barrel Scam. And during those time din, nangyari yung, kung natatandaan niyo, yung Servando hazing case. And yeah, that Billion Pork Barrel Scam. So you can just imagine how many negative things I had to go through during those times. Like, my job that time was to find something negative about the Philippines every day. Why? Kasi yun naman talaga yung nagbebenta sa balita. One, it's controversial. Two, it's negative. And three, it's sexy. So every day, feeling ko yung trabaho ko maganap ng butas tungkol sa Pilipinas. And I really felt bad about that. Tapos what's even worse is that because of the things I wrote before, I made a lot of Filipinos hate the Philippines as well. Kasi imagine every day you're reading about nakawan dito, tapos may patayan dito, may sunog dito. I remember one time, there was a fire in Pasay City. Tapos I was on my way home, then my editor texted me na fire broke out. Tapos pumunta ako doon, tapos yung balita is about may walong babaeng galing sa Visayas na pinangakuan ng trabahong waitress sa Manila. Pero pagdating sa Manila, yung trabaho pala nila is something worse than that. Tapos kinulong sila doon sa bahay. Nasunog yung bahay, hindi sila makalabas, tapos namatay silang lahat. Ang maliban pala dun sa isa, yung isa tumalon sa third floor. Anyway, yun yung mga bagay na nakikita ko before. And, you know, dumating sa point na sabi ko, ayoko na, I wanna make it up to the Philippines. And that's why I created Bisikleta Pilipinas. Now, what Bisikleta Pilipinas is about, let me share with you the photo of the logo, kasi lahat ng konsepto nandito na sa logo here. So this is Bisikleta Pilipinas. Basically, it's a fusion of two words. It's from bisita and bisikleta. Mahilig kasi akong magbike, and it's my childhood dream talaga na to backpack the entire Philippines. So I found a way to merge yung gusto kong gawin tsaka yung advocacy ko. So this is Bisita and Bisikleta Pilipinas. Basically, it's about visiting the provinces in the Philippines through biking. Now, the red, blue, and yellow, obviously, that's to honor the Philippine flag. Pero yung red yung nasa taas. Bakit red yung nasa taas? Kasi this is I want Bisikleta Pilipinas to be a war. War against what? Against people na nagsasabing nakakapagod maging Pilipino. War against mga taong nagsasabing ayoko na sa Pilipinas. Bisikleta Pilipinas is me saying no to you. Bisikleta Pilipinas is me saying na I refuse to believe the idea na ang pangit-pangit ng Pilipinas. Kasi kung tutuusin yung politika, yung korupsyon, alam mo yun, yung mga krimen sa Pilipinas, napakaliit lang yun na percentage kumpara sa dinami-dami ng magagandang lugar at magagandang tao dito sa atin. And that's what I want people to realize through Bisikleta Pilipinas.